o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahan loob, mga sala ko'y iyong ninisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Apo'y kaawaan o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Kinikilala ng ating Poong Hesus Nazareno na ang kanyang ginagawa at ang karangalan ay nabibilang sa Ama. At tayo rin po bilang kanyang mga tagasunod ay tinatawag na kilalanin na ang lahat ay nanggaling at ang lahat ng ating pagsisikap ay patungo sa Ama na may pangarap, na may kagustuhan at kalooban para sa atin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dumudulog kami sa iyong pagmamahal upang kaming nagsisipagbagong buhay at gumagawa ng kabutihan ay mamalaging wagas sa pagsunod sa iyong mga utos at ang pagkabuhay ng aming manunubos ay maipagdiwang naming mataos. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto, naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila'y, iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa. Nagsumamo si Moises sa Panginoon, huwag po, huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipul ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita'y inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo
ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis ninyong gintong baka. Matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha. Sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa poon si Moises na magitan siya. At hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo na po ang lahat. Panginoong Jesucristo, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawaing pinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin.
Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa, at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Ipinagkakatiwala ba natin ang ating buhay sa kalooban ng Diyos? Isang malalim at magandang punto ito para pagnilayan, sapagkat sa atin pong mga pagbasa ay makikita natin masusulyapan natin ang kalooban ng Diyos. Hindi lamang para sa mga isinugo niya, no? Sa unang pagbasa, si Moises. Sa ikalawang pagbasa, walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak, ang ating poong Jesus Nazareno, kundi para sa sangkatauhan. No? Magandang tignan yung unang pagbasa dahil hindi lamang po ito isang patotoo ng pakikipagpalitan ni Moises at ng Panginoong Diyos, subalit nililinaw din ito ang pananaw ng mga tao, ang pananaw ng mga Israelita noong sila'y pinalaya sa Ehipto. At makikita natin na parabang ang pananaw nila ay ang Diyos ay nagagalit. Ang Diyos ay namamarusa na kapag gumawa ka ng masama, no? Mamalasin ka na lang, na parabang ang Diyos ay Diyos ng karma. No? Pero kung tutuusin po, itong pagbasang ito ay mas sinusulyapan yung pananaw ng tao kaysa sa awa ng Diyos. Dahil kung makikita po natin, lagpas pa kay Moises, ang Diyos ay isang Diyos na maabagin, isang Diyos na mapagpatawad. Kung tutuusin po, hindi namamarusa ang Diyos. No? Tandaan ninyo yan. Hindi namamarusa ang Diyos. No? Hindi niya kayo papatawan ng sumpa. No? Yun yung mga pananaw sa mga ibang Diyos, ng ibang relihiyon, ng ibang mga Diyos-Diyosan noon, na kailangan silang sundin dahil yun ang gusto nila. At kapag hindi ka nakapagsakripisyo, hindi mo ginawa yung hinihingi nila, ikaw ay mapaparusahan at susumpain ang iyong angkan. Pero ang Diyos ng mga Israelita, ang ating Panginoong Diyos ay hindi po ganoon. Kahit sinabi niya kay Moises na sa kanyang galit dahil sa kawalan ng tiwala ng mga Israelita sa kanya, ay nais niyang lipulin ang mga ito. Subalit, makikita na sa higit pa sa kaniyang galit ay naririyan ang malasakit. At kung iniisip natin tayo'y pinarurusahan ng Diyos, hindi kaya't ang ating mga sarili na rin ang nagpapababa sa ating mga mismong sarili. Kapag ang kasalanan di natin pinansin, lalaki ng lalaki ng lalaki yan, hanggang sa puntong buhay mo na ang kapalit. Kung iniisip natin na
Bakit po yung mga nandaya, Father? Bakit po yung mga kilala nating nagnanakaw? Sila pa ang nasa taas ngayon ng lipunan. At parang sila pa ang masaya. Sila pa ang binibiyayaan. Pero kung titignan po natin at kung lalawakan natin ang ating pananaw, yan bang lahat ng nakulimbat na yan? Yan bang lahat na nakimkim na yan? Pag lumipas ang buhay, mababaon mo ba papunta sa kung saan man, langit man o impyerno? Mababawi ba niyan kung sasabihin natin, o para hindi na ako magkaroon ng sama ng loob, o hindi na ako guluhin ng konsensya ko, ipapamigay ko na lang. Pero mali pa rin yan. Bakit hindi mo itinigil nung ikaw ay nabuhay? Ang mga nandaraya, nananakit ng kapwa, babalik at babalik at babalik yan sa paghihiganti. Kaya mas madaling sabihin na kapag gumawa ka ng mali, sinusumpa mo ang sarili mo. Subalit, kabaliktaran nito ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama na ipinakita ng ating poong Jesus Nazareno. Nang may kababaang loob, sinasabi niya, lahat ng nagawa ko ay hindi dala ng aking sariling kagustuhan lamang. Hindi lang ito dala ng kakayahan ko. Subalit sa huli, lahat ng ito ay ginagawa ko sa ngalan ng kalooban ng Ama. Sa atin pong buhay, mga kapatid, yan ang nagtatalaban. Kung ano yung gusto ko at ano yung gusto ng Diyos para sa akin. Siyempre, iniisip natin, sana magkasabay. Katulad ng ating pong Jesus Nazareno, yung gusto natin sa buhay, may pagsunod sa kalooban ng Diyos sa atin. Minsan may kalabuan, kaya tumataliwas tayo o nag-iiba. Kung ano yung gusto ko, hindi pala yun yung gusto ng Diyos para sa akin. Pero sa mga pagkakataong ito, mga kapatid, magandang balikan ang mga salita ng ating poong Jesus Nazareno. Sa kanyang pagbanggit na ang ginagawa ko ay sa ngalan ng Diyos Ama, pinapaalalahanan tayo na kinakailangan ng pagtitiwala sa Kanya. At mas nakahihigit po yun, no? Kung tutuusin sa ating pananampalataya, mas makikita natin na kapag ipinagkatiwala natin ang sarili natin sa siyang tunay na nakakikilala sa atin, no? Dahil kung tutuusin, hindi naman natin kilala yung ating mga sarili. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. Bukas, sa makalawa, susunod na linggo, mga susunod na taon. Sa mas nakakaalam ng nakabubuti sa atin, mas mainam, mas nararapat. Kaya paalala ng ating poong Jesus Nazareno, magtiwala. Magtiwala sa kalooban ng Diyos. At sa atin naman, malalaman natin yung kalooban ng Diyos. No? Hindi natin pwedeng sabihin ginagawa natin yung kalooban niya kapag taliwas sa kanyang kabutihan, kapag taliwas sa kanyang malasakit. No? Isang taong sinasabing ginagawa ko ang kalooban ng Diyos, pero puro kawalan ng kahiyaan. Puro pananakit at paninira ang salita ay hindi talaga ginagawa ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang kalooban ng Diyos na ating tinatanggap, na ating ipagkakatiwala ay ayon sa mabuti, ayon sa nararapat, ayon sa mapagmalasakit, ayon sa makatarungan. Kaya naman tulad ng ating pong Jesus Nazareno, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ng biyaya na sana ay buong-buo ang pagsunod natin sa Diyos. Minsan papasok tayo sa mga sitwasyong hindi natin alam. Mga sitwasyong kailangan din natin ng maraming sakripisyo. Mga sitwasyong kailangan ng pasensya at pagtitiwala. Subalit, mapaalalahanan sana tayo
na ang ating poong Hesus Nazareno mismo, ang bugtong na anak ng Ama, ay ipinagkatiwala rin ang buong buhay niya sa Ama. At naway gayon din ang pagiging matapat at pagiging mapagtiwala natin sa Kanya. Mahal na poong Hesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Madalas ay lumilihis tayo sa daan ng Panginoon. Humingi tayo sa Kanya ng lakas upang makapamuhay tayo ng may pananampalataya. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga Kristiyano sa lahat ng dako, naway manalangin ng mataimtim sa panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga walang pananampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos upang sila ay maligtas. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga kasalukuyang kaguluhan sa simbahan, naway malutas sa paglago ng pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga may hirap, may sakit, at mga may kapansanan, naway madama ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay, sa pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers, at lahat ng nagsisilbi sa mga nangangailangan na sa kanilang tapat na paglilingkod ay tinutupad ang kalooban ng mahabaging Diyos. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang hayagan naming aminin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking inibig. Sa'yo, Ama, aming andok, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, hinihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ng mga alay na ito, kami naway dalisayin sa aming kahinaan at patibayin nawa sa iyong kakayahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Narito kang gumagabay sa akin. Pag-ibig mo'y wagas ang kakamtin. Walang makakapantay sa awa mong taglay. O Panginoon, buhay ko'y ikaalay. Panginoon, dulot mong ay pag-asang walang hanggan. Puso mong ay sundo'y nakalaan. Kapangyarihan mo'y tunay, aking isasalaysay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat,
yayakapin mo pa rin ako sa kabila ng lahat. Akayin mo pa rin ako sa kabila ng lahat. Buhay mo'y inalay mo sa kabila ng lahat. Pinatawad mo ako, pinatawad mo ako. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpalaya sa amin sa kasalanan upang ang dinadala namin sa budhi ay gumaan at ang ganap na kagalingan ay aming makamtan. Sa pamamagitan ni Yeso Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na may maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
kanang amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.